Isa sa maituturing na tanyag na tourist spot, ang Ilocos Norte. For the first time sa ngalan ng motorcycle tourism, aakyatin natin ang Lighthouse Cape Buhayador. And ayan mga kapo, nandito na naman tayo sa Pawai, Ilocos Norte. Wow mga kapo, ayan na yung bungee windmill. Hindi din natin pwedeng palagpasin ang mag side trip sa kanilang tanyag na bungee windmill. Look at that mga kapo, grabe. Ayan na, woohoo yung mga kapo. Sarap po, yuhuu. Ito na yung Patapat Viaduct mga kapo. Wow, thank you Lord. Yun o, Patapat Viaduct mga kapo. Kung ang Laguna ay may Caliraya Lake, mga kapo, dito sa Ilocos Norte, meron silang Pawai Lake, mga kapo. Ayan, oh, lucky, no? Wow! Ah, top speed! Wala tayong binibiga, mga kapo. Grabe, hindi tayo makabante. Ang lakas ng hangin. Ciao ragazzi, welcome back. I'm your Radio Life PH. Welcome again sa panibagong episode adventure patungkol sa ating pagmumotor. And kasalukuyan nating binabagtas ang kahabaan patungong Patapat Bridge mga kapo. So tara, samahan nyo ko. Yun o, oh. Hi! Tara! Woohoo! Wow mga kapo, ayan na yung bungee windmill. Pero thank you Lord for the opportunity, for the fourth time mga kapo, nakapasyal tayo. Ayan, ang ganda oh. Woohoo! Thank you Lord. Hindi nakakapagtaka na isa ito sa mga top destination ng mga kapatid nating motorcycle rider na mahihilig mag long ride. Top speed oh! Wala tayong binibiga mga kapo. Grabe, hindi tayo makabante. Ang lakas ng hangin. Tignan nyo! Wow, nandito na tayo mga kapo sa pagudpod. Ayan yung pagudpod oh. Yung mga windmill niya. And look at the road mga kapo, tingnan niyo yung kalsada. Ah, top speed. Nakakaiyak. Tara po. Bago niyo marating mga kapo yung Patapat Viaduct dito sa Ilocos Norte East, dadaanan nyo muna yung mga zigzag or yung mga pakurba-kurbang daanan na gustong-gusto nating mga riders. Diba? Parang nagbibigay sa atin ng dagdag kilig. Kumbaga sa pagkain, ano, no? May additional na sangkap siyang pampasarap sa putahe, mga kapo. And masyadong ang iconic itong Patapat Viaduct Bridge. May iyahan tulad siya sa San Juanico Bridge pero hindi siya ganun kahaba, no? Dahil the longest bridge sa Pilipinas ay yung San Juanico Bridge mga kapo. Pero itong Patapat Viaduct ng Ilocos Norte is kakaiba naman din yung karisma na
dala-dala niya habang inyong binabiyahe yung kalsada niya, mga kapo. Ha? Ayan, pinapauna daw niya ako. Oh, nandito na tayo. Look at that, mga kapo. Woohoo! Grabe! Ito na siya, mga kapo. Woohoo! Nandito na tayo sa Patapat Viaduct, mga kapo. Entry point! Ayan na! Woohoo! Di mga kapo? Yeehoo! Sarap po! Yeehoo! Ito na yung Patapat Viaduct, mga kapo. Wow! Thank you, Lord! Magkahalong saya at excitement ang inyong mararamdaman sa tuwing inyong babaybayin. Itong iconic na tulay na matatagpuan natin dito sa Ilocos Norte, mga kapo. At syempre, tanaw na tanaw natin mula sa ating dinadaanan ang isa sa may pinakamagandang baybayin na inyong makikita sa itaas na bahagi ng Luzon. Ganda, mga kapo. Wow. So dito ako lagi nagpapa-picture, mga kapo, dahil para sa akin this is the best spot. You know? Dito na tayo. Patapat na yun, mga kapo. 576 kilometers plus 326 kilometers mula doon sa kilometer zero post doon sa Luneta Park, mga kapo. Ganda! Sa dinami-dami ng kalsada ang ating nadaanan, mapaderecho man o bigla ang likuan na may kasamang lubak-lubak na kalsada, ay natuto tayong i-appreciate ang ganda. At hayaan na lamang na ang sarili nating gulong ang sumalo ng impact sa tuwing tayo'y lalagapak.